3, 2, 1. Welcome po muli sa ating King's Can TV YouTube channel. At nandito na naman tayo muli sa ating mga pagtuturo. Wala na itong tigil. Tuloy-tuloy na ito hanggang ipaitulot ng Panginoon na tayo ay magagawa ng mga video. So ang ating gagawin ngayon ay magawa tayo ng barong na usok mayaman na tila ang ating ginagamit. At ito ay akong tawagin ay all open, yung kumbaga mula sa lihing hanggang baba, bukas siya. Yung tinatawag na full open, parang full open siya, bukas siya. Hindi katulad ng ibang mga barong na half open lang hanggang gitna lang, bukas. Ito ngayon ang ating gagawin ay gawa tayo ng mula sa taas hanggang baba, bukas siya. So ito yung tinatawag na full open na locket. So, ang aking ituturo ngayon ay magawa tayo ng kung paano tayo maglagay ng placket. Yung kasi covered button ito. Ano to siya? Hindi makikita ang buttonish na katago. So, yun ang ating gagawin ngayon. So, ito yun. Dalawang party. Dalawang pyesa. Ito sa left side ito. Ito naman sa right side ito. So, ito munahin natin yung sa left side. At meron na akong tinapas na para sa placket niya. Ang lapad nito ay 3 and a half to siya. 3 and a half. So ngayon, yung 3 and a half na ito double fold, i-fold mo, ilupi mo, pantay ang kabilang gilid para atin ito siyang pasadahan na ipantay din natin dito siya sa ating takit. So ito, ang lapad nito ay ano lang, ating ginagawa ay 1 and a half. So bawasan ito ng 3/8 para ano, para sa pakain, para sa pakain natin. So dito tayo ngayon, magsimula tayo sa ating pagtuturo ng paano tayo magawa ng locket. Yan. Ito. Ito tayo. Magsimula tayo. Pakainan natin siya ng 3/8 ang lapad. Yung lapad. Pakain natin. Dito tayo magsimula. Ipatong natin itong ano? Patong natin itong ating placket sa ating panel. Tapos masadahan natin siya. Ginagawa ay kusot mayaman ito at makadali ito ibasin. Pag ganun mo, pag face mo ito, dapat agad ito. Ito siya, hindi ganun malapag naman ano ito lakit. Ipapasalaan na rin yung mamaya. At ang tama lang ito. Mayan sa din ako, di po ako sa mga 3 and a half. Tapos natin magganito, higa na natin. Tapos atin lang masi-masi. Fresh lang natin, fresh. Lansahin natin ang kupo. Kupo ang ating ibang siwas. Pero
Pero kung medyo hindi siya gusto at mayaman, pinaplansa ko ito. Kasi mahirap itong ano, mahirap itong plaster pagka hindi siya gusto. Pero dahil gusto at mayaman ito, napakadali niya i-ganito. Tayo naman sa baba magsimula. Kanina sa taas tayo magsimula. Ngayon dito na naman tayo sa baba magsimula. Ito kasi yung pagkakapitan ng butunis, pwede papapit mamaya yung gano'n yan. Yan. Kaya dito tayo magsisimula. $160 na ang pagkain natin po dito sa may gilid ito. $160 na. Yan na siya, oh. Yan ang placket natin, yan ang placket natin. So, para kung medyo ano lang siya, ibang klase yung tila na dumitikwas pa, kailangan natin pasadahan natin dito. Sadahan pa natin dito. Pero dahil ito ay mayaman, napakadaling ano, diretso na lang natin. Dito natin siya, pasadahan natin dito. Diretso na lang siya. Ito mamaya sa gilid kaya ano natin ito, green finish natin ito eh. Yung hindi siya tiktok na makikita. At mamaya ipaliwanag ko mamaya nakita ko. Nabuo na natin ito kasi step by step tayo. Simula sa pagkukawa ng plaket hanggang sa mabuo ito, pakikita ko ito ang ating ating ginagawa para hanggang sa mabuo, hanggang sa kulang makita niyo kung paano ito gagawin at magawa ng parang mayaman na ulo, may tawagin kulang dito sa taas upa siya hanggang sa mabuo. Yan. Ito na yung ating ano, ito na yung ating bakit. Yan. Siya. Yan. Ito na yung sa kanan. Ay, kaliwa. So, may kaliwa pala ito. Ito yung sa kaliwa. So, ngayon, ang gagawin natin sa kanan naman. So, itong kanan walang problema. Ito, napaka-abilis mo ito. So, dahil ganyan ang forma nito. Kasi kanan siya. So, itong lupin na ito, i-ganon mo lang, oh. So, ano na yan, itong kanto na ito dito. Gaganon mo lang. At i-in mo lang siya dyan. At, ganyan mo siya. Kasi, may mas ko na ito eh. So, ganyan mo lang siya. So, buwan sa taas, pasadahan mo lang dito lang sa gitna banda. Para, ano siya.
magpajik dapat magtindai at magtindai maraming magkikili si Shafir magkama ni Jayan si Shafir kalayan kayo wala kaya naman tayo magkikili na dyan marami yan si Shafir magpajik kaya pito siya kumura lang yan alalayan natin katulong yan kami magmamasada para hindi tayo magkikili gagawin natin itong ano na naman itong solder bumalik at vacuum kumbaga vacuum na natin yung vacuum vacuum so ito yung ating likod. Ito yung wrong side. Ayan na natin, right side natin. Ayan. Lagyan natin ng tanda. Ihimasin natin para makakaroon natin yung tanda. Makita natin. Ayan. May guhit naman, hindi lang masyadong halakita. Gawa ng ninipis-nipisan ko lang dahil para hindi kita ang ano. Hindi maduhit tingnan. Medyo ano, bahagya lang. So, ito yung ang ating patay-tay kung tawagin ng mga vacuum. So, dito, may pasada dito. Ligit na lang natin ito dito. Daming sadahan dito. Ligit na dito sa gilid. Kasi pinasukra ko yan, allowance. So, meron din akong buhit dyan para makita siya talaga. So, yan, i-diretso na lang natin. Yung guhit sa itutok mo lang yung guhit dito may guhit sa ilalim may pantay mo lang itapan mo lang para kita-kita natin yung wala ko sisilip yung masilip-silip lang eh nabalansa mo lang silip-silip lang para maganda yung ano silipin na natin yung maigi yung ating ginagawa sabi ko eh dahil napakaroon ito dahil yung platsahin sa hukok ayan, para lumapat lamang ayan, ilurin lang ang hukok ang pag-release niya maglapat at bagat parang pinaglansa na rin kung ganyan siya at maglapat na siya kung gagawin natin dito ay pasan natin dito sa may gilid pantay natin siya sa mismong original na panel para ano ito parado lang ito para sigurado kasi kung magawa tayo ng kakultin na dito may chance na yung ating pagpapasada ay may sumusobra na pantay na babawasan yung dapat ito para sigurado tayo dito ay itong ginagawa ko yan baka natin tabasan pantay na lang natin dito sa ano sa panel.
yung ating bakyok na ikabit na natin, bakyok. So, gagawin natin dito para ano, para maikabit natin yung road. Ano natin, buhatin natin ito, laglag yung ano, okay, tago natin itong isa sa ilalim, tago natin pa ganyan, ito siya, hawiin natin pa ilalim para hindi siya makasama sa tayo. Hindi kakabit na natin ito, makabit na natin itong kong panel. So, kahin natin yung sa may bandang left side, maliwang banda. So, ganon tayo. Ang ano, ang back panel patao, ang front panel ay patihaya. So, dito tayo. Papain tayo na kung ano yung allowance na ating binibigay sa ating pagkatabas, siya yung ating pakakain dito. Nagaya ko na naman ang ano, pag-tick guide. Sa side na ikapit na natin, ito na naman ang sa right side. Ikapit na natin ito. Tapos, matago natin yung tayo. Ganyan ang forma. Ganyan siya. Para ano, ihawin natin pa ganyan. Ihawin natin pa ganyan, ha. Tapos dito, pinikit natin siya dito. Pag-litin ko para hindi mali dito. Yan, nakaganyan yan, ano. Hawin natin pa ganyan. Yan, labas natin siya. Yan, saka natin i-pantay na kanya. Yan, kung ito, ito natin pa kanya. Tapos ang ating tahi-tahi, kung saan saan tumahi, kanina, doon din natin papatulang natin yung ating tahi. Para, kung hindi na natin yung ating, ano, hindi mapakainan yung ating alaman, patulang natin sa, muna natin tahi. Tapos, balik na rin. Pinabas natin. Yan. Pinabas natin. Yan. Ano? Pinabas na. Ngayon, dito na naman tayo sa ano? Dito na naman tayo sa pinang isa-isa. Pagkaganyan, ano? Iganong muna na naman yan. Yan. Pagkatapos, away naman pag ano, kung paano hinaway natin ang kapila. Yan. Nandito na siya. Saka na naman din pagsangkuti. Paganyan. Pasangkulog na. Yan. Saka natin tahiin dito. Pantay lang sa pato lang sa unang tahi. Andahan lang para ayos ang pagkagawa. Lalo na mga pag-practice pa. Para sigurado sa ating pag-practice natin. Nagahan lang ang trabaho. Bago yung mga madali. Matatapos din yan. Matutupo din. Yan. Tapos, ano na? Hinahin niya, diba? Hinahin na siya pag ganyan. Yan. Ano na? Nahikabit na. Yan. Wala lang makita tak, walang makita tayo kasi nakatago ilalim, ilalim lahat na tayo. Ayan, ayan. Ito na yung panahon na atin na siya tatayinan dito sa bibig. Spinach lang. Spinach.
Okay, dito sa Maylili, atin na rin kami tatahin. Mga napatay yung permanente. Mga 1 income, mapakaila ng malaki, mga 1 income. Para pagpasaga natin mamaya sa kulal, nakatahin mo yung aking stinas, kung aking pre-stitch. Ayan, ano na natin? Pula natin. Nalagay na natin. So, yan. Yan. Yan na. Yan o. Yan. So, wala siyang makikitang, ano? Wala siyang makikitang tahi dito. Yan, wala siyang makikitang tahi. Pinakatago sa ilalim. Nakatago. Okay. Yan o. So, ngayon, ang gagawin natin dito naman, sunod na operation natin ay atin na siyang pasadahan sa gilid. Pasadahan natin sa gilid na malapad ang ramot ito dahil parang ito na yung mga bagong style ngayon na parang natin na kailangan ng patulad ng dati na Valenciana ay ngayon bagong style na sa Valenciana, ganun lang. Sa baba, okay, mga 1 inch ang loop, ang loopin natin dyan, 1 inch. Dito sa mod sa 1 inch, ano lang ako, 5 and a half lang ako. Pagka dito sa may pinaghintuan ko, 5 and a half. So, ganun din sa kapila, 5 and a half. Ito lang ang ating video muna dahil sa sunod ipakikita ko sa inyo ang sunod na video nito na lulupian natin dito yung tinatawag ko na clean finish ko dito. So, i-itingan ko pa ito. Hindi ko na ipakikita yung pag-i-itching dahil napakadali lang yung i-itching. Susundin lang naman natin yung gilid dyan. Dito, susundin lang naman natin yan. Ang mahalaga mamaya, paano po siya dito gagawa ng lupit na marinis siya, tingnan, hindi siya maduhin, tingnan. Kasi gagawin natin niya mamaya. Malinis siya, tingnan. Yan yung mga sinauna pa naman ito, mga malinis na paraan. Pero pinalik na yung panahon na ito. Kasi nauso na kasi ngayon yung ano, ilulupi lang ganun. Maduhin, tingnan. Pero ngayon, ibabalik lang natin yung mga pamamaraanan. Malinis, maganda. Yun ang aking ituturo para matutunan din sa mga hindi pa nakaranas ng paggawa ng clean finish dito sa kanto. Kapag nakita ninyo ito, pag-inaya ninyo, matutunan ninyo kung paano gawin ang paggawa dito na malinis siya. So, magandito lang tayo sa ating pagtuturo ngayon, part 1 ito, sa ating paggawa ng barong na ulo pincha. Yan.
Asia. Eh, hanggang dito lang muna tayo. At sa susunod natin, sa pangalan, sa part 2 natin, paggawa nito ang marong na ito, ay makikita ninyo ang susunod natin operation. Ito, at saka hanggang sa paglagay ng manggas, hindi sa ikukukul natin ang oras. So, lahat, pati pakikita ko yung kapuha nito kung mga proseso na napaka-importante proseso para makita ninyo kung paano gawin talaga na makapuha tayo ng isang baro na maganda na hindi tayo mapapahiya sa ating mga customer. Maraming mga paraan sa mga gumagawa ng baro, pero isa ito sa mga technique o paraan ko din na pwede itong nakuha sa ibang mga mananahing, ibang mga pinapasukan ko dati sa tinuring. So, napaka ganda na pagkakuha na marami kang natutunan mga pamamaraan sa bawat pinapasukan ng mga kayaan. So, ako, madami ako natutunan. Masalamat ako sa mga kapatya ko dati na sila ay magturo. Tinuturuan ako ng mga isda, mga tibig, mga pamamaraan para matutunan ko yung paiba-ibang mga pamamaraan. So, isa ito sa mga paraan ng aking tutunan at gusto ko rin may bahagi sa mga kapwa ko gusto magiging mananahin. Kasi marami ngayon ang gusto pang mananahin dahil patas na ng patas ang bayaran ng mga mananahin sa amin nga. Ito, long sleeve ito. Otso-diretso ang singilan ko nito. 1 cm na ang aking Mel-7. 1,700 ang singil ko dito ngayon sa Usod Mayama na parang 1,700. Yan. Oh, ang ganda yung bilog na bilog siya. At, pag nag-anaw natin ito, pag natapin natin ito, napaka maganda siya kasi Usod Mayama. Ito yung pag sinuot, makasandal ka lang, magkakusot-kusot. Usod Mayaman ang tawag. Basta tatutuo lang talaga ang pangalan nito sa pagpumili ka sa mga tindahan diyan sa Manila. Rabi Dabi ito. Rabi Dabi. Pangalan nito tela na ito. Sa mga nagsusot, tawagin nila ng Usod Mayaman kasi papasandal ka lang, nagkukusot na. Pero mayaman dahil mamahalin tila, mamahalin ito siya. Yan. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sundan lang itong part 1, part 2 hanggang kung ilang series ito matapos. Basta ipakikita ko sa inyo ang kabuuan ng paggawa nitong barong na ito. Maraming salamat at hanggang dito lang pa na tayo mga kapatyak.